Saan naman yung relationship nyo nung daddy ni Sab habang buntis ka nun? Nung time na kami pa, sobrang okay, super supportive, as in kasama ko siya lagi sa check-up, hinahatid sundo niya ako sa work, ganun, as in super okay kami. Kaya lang talagang hindi nag-work dahil nga, ewan ko ba, may mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi talaga natin pwedeng ipilit. Mm-mm. Pero during my pregnancy, yung first few years ng childhood ni Sab, as in sobrang present siya. So dapat talaga so, pala. So ganun, kasi parang ako, sabi ko nga first few years ng childhood niya, super, nandun siya, parang present siya, di ba? Mm. Direct nakakaloka naman yung song. Meron pa bang mas dramatic? Tapos yun, parang ayoko kasing ano, yung hiwalay na kami tapos nag-aaway pa kami. So, okay talaga kami. Casual kami. Siguro medyo busy lang siya. O, yun lang. Yan ang kabutihan mo na ginawa sa anak mo. So, kay, ano na lang, kay Sab, ano yung memories mo pagkasama mo si daddy mo? Si dada mo. Si dada mo. Ano yung mga bonding na ginagawa nyo lagi? Nag-ice cream. Ano pa? Nanonood. Ng movie? Ng TV. Ah, TV. Ayun. Parang nung time na naiintindihan niya na naghiwalay kami, tinanong niya, bakit hindi na umuwi si dada sa bahay? Ang sabi ko na lang, kahit hindi na sa isang bahay si mommy at si daddy, love ka namin. So wala magbabago doon. Oo. Kaya ako sobrang swerte ng mga fathers na gano'n na hindi sinisiraan yung damdamin. And in all fairness anak, kasi, in all fairness sa kanya, wala rin naman ako masabi nung time na yung buntis ako, kami pa, first childhood years ni Sab, sobrang hands-on talaga siya. And sobrang love talaga niya ako tsaka si Sab. Mm-mm. Kaya hindi mo rin magawang magalit sa kanya. Kasi nga, diba kasi ang ganda ng relationship namin before eh. Oo, maganda yun na nakikita mo yung maganda. At nag-stay sa iyo ang magandang memories. Kasi para din sa iyo yun, diba, na hindi ka na bubuhay sa bitterness na meron kang daladala, diba? Eto kay DJ ChaCha. Siya kasi before nung nag-guest ka sa amin dito, nakwento mo sa amin na 21 years old ka nung nabuntis ka kay Sab. Tapos paano mo to sinabi sa parents mo? Nung sinabi, well medyo hindi ako yung nagsabi, yung sister ko. Kasi siya yung nakakahalata na parang, ba't parang lumalaki yung chan mo? Sabi ko, hindi kasi sa work, ako alam ko na yun that time. Sabi ko, hindi sa work namin lagi nakaupo. Ano lang yan, bilbil lang yan. Eh, dahil nurse yun, alam niya kung ano yung bilbil sa hindi talaga. Tapos, siya yung nagsabi. Nung pag-uwi ko ng bahay galing work. Pero ilang months na ito? 6 months. Ay? Tsaka totoo daw yun, yung pag di mo pa sinasabi. Talagang yung baby, nakikikooperate. Maliit pa rin. Oo. Pero after, lumaki bigla, naloka ako. Oo, kasi na-relax ka na. Oo. Tapos yung suot mo, biglang, diba, lumuluwag-luwag na. Totoo. Dahil hindi mo na tinatago. Tsaka ang nakakaloka kasi nun, parang 6 months pa lang ako sa work nun. So parang wala ka pang ipon, bago ka pa lang sa trabaho, plus dapat magpapabibo ka sa work. Sobrang kabado ako kasi feeling ko baka mawalan agad ako ng trabaho dahil nga 6 na buwan pa lang. Kaya kinabahan din ako sabihin sa office namin na buntis ako. Nagtatanong din sila na bakit lumalaki ang tiyan. Nagtatanong sila, ba't kain ako ng kain ng pinya sa oras ko? Wala, sabi ko, nakikita ko kasi sa daan eh. Ganun lang. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, please subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the iWant.